itinarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Carex Cayano sa Target On Air. Ito, sa pagkakataon na to, ating kausapin. Nasa linya ng ating komunikasyon, si Sulu Province Governor Abdo sa Cortana. Governor Tan, maganda nga po. Hi, good afternoon po. Gob, si Carex Cayanong sa DZME Manila. Okay. Apo, Gob, at ano po naging reaction niyo at kayo po ini-endorse po ng coalition po ng major political parties bilang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao? Siyempre po, masaya tayo. Masaya tayo sa kanilang tiwala sa atin. Mm-hmm. Apo, at tama po ba nakadalawang term na ngayon yung nakaupo ngayon dyan sa BARM na si Chief Minister Ibrahim, Governor? Actually, yung term nila dapat 3 years. Actually, dati fix lang ng batas na 3 taon. Pero binigyan pa sila ng extension ng another 3 years. Apa? So magiging 6 years ang 3 taon dapat. So siguro kailangan na, kasaya tayo na si Presidente ay nag-decision at nag-announce na apa? Na magkakaroon na tayo ng parliamentary elections. Mm-hmm. So maganda po para ma-legitimize na ang kanilang mamumuno o mamumuno dyan sa BARM o sa parliament o sa regional government. Apa? At sa ngayon, parang walang mandato galing sa taong bayan. Apo, Governor, para po doon sa kabatiran ng ating mga nakikinig, pagka sinabing Barma Governor, ano po to? Yung lahat po ng nasasakupan po doon sa Barma Province na sakop po doon kapag ikaw ay naging Armed Governor o Barm Governor? Opo, lahat ng probinsya ng probinsya at saka mga cities. Bali ano po yan, yung pondo po galing po sa national government babagsak po dun sa BARM, tapos sila po yung bawat province magre-request po dun. Governor, tama po ba yung pagkakaintindi namin? Galing po yan sa national government, lahat ng tulong, ng pondo, ng suporta ay nanggagaling sa national government. Apa? At yan, na-depende na sa kanila yan sa kahit naman na yung mga provincial nagre-request, depende rin pa rin sa kanila kung bibigay o hindi. Mm-hmm. Bali, Governor, sa pag-upo po ni President BBM, alam naman ho natin nung last administration ni Pangulong Digong, bumuhos talaga ng suporta dyan sa Sulu o dyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, sa estado ng panunungkulan po ni President BBM, kamusta po ang suporta sa Sulu Province, Governor? Suportado pa rin tayo ni ng administrasyon. In fact, si Presidenta BBM, apa? Napakalaki nang nakuha niya sa Sulu. Mm-hmm. 350,000 against 10,000. Apa? Oo. At saka kahit nung tumakbo si BBM na Vice President, natalo man siya sa buong arm, pero sa Sulu nanalo siya. Mm-hmm. Sa Sulu lang siya nanalo. Apa? So, ever since sa Marcos country ang ang Sulu. Apa, Governor, may mga nakikinig sa atin nanonood pagka sinabing Sulu dito sa Mega Manila, laging negative factor. Paano niyo iniinganyo yung mga local and foreign tourists na bisitahin ang Sulu Province? Malaki na yung pagkakaiba sa ngayon at saka nung nagdaang panahon, Governor. Sa ngayon po, ang Sulu at para sa amin, one of the most peaceful provinces sa buong Pilipinas. Apa? Maybe one of the most provinces, most peaceful provinces sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Ang Sulu, kaya nindigan namin ang mga lahat ng mga turista. Apa? Pumisita at marami tayong makikita na mga hindi nyo makikita sa ibang turista, like mga white beaches at saka mountain resorts. At
sarap na pagkain eh. Apa, Governor, kamusta naman po yung pace and order? Alam naman po natin pagka sinabing Basilan, Sulu, dyan po naglalagay po yung mga bandidong Abu Sayyaf. May mga napapanood ako, nababalitaan ko dyan sa Sulu at unti-unti na yung mga sumusurrender yung mga bandidong Abu Sayyaf. Ano po yung livelihood program na pinagkakalood po ninyong tanggapan, Governor? Sila, binibigyan sila ng mga tulong, hindi lamang ng provincial government. Madami namimigay sa kanila, mga DSWD, apa? PPWH, yan ang mga tumutulong, at saka DILG. Meron din galing sa farm, namimigay rin sila konti. At saka of course, sa provincial government, every family, lalong-lalo na, yung mga nagbabalik barangay kasi hindi lamang yung ano eh yung mga ASG surrenderees apa ang mga tinutulungan kundi lalong-lalo na yung mga nagbabalik barangay kasi matagal na sila wala sa barangay nila eh. No, mga 20 years na sila na alis na alis sa barangay nila so pinababalik so ang provincial government naman nagmimigay lahat ng pamilya, every family, may isang sakong bigas at 5,000 pesos. At tumutulong din tayo sa pagpagawa ng mga bahay-bahay nila. Like, hindi ba binibigyan natin ng mga bubong, sa atin ng bubong, kanya-kanya, contribute kami, ambag-ambag. And then, of course, may MTW, gumagawa rin ng mga daan, of course, the military is playing also their role. Sa the peacekeepers and likewise nag-e-effort sila na gumawa ng mga libre ng labor sa mga construction. So yan ang ginagawa natin other than security. Apa Governor at may mga ilang kaming televiewer kumbaga followers po namin sa aming official Facebook page at may mga nagsesend nga po sa amin kumbaga ano po yung pinaka source of income ng inyong kababayan dyan po sa Sulu province sa Governor? Ang income? Apa, yung pinaka-source of income ng inyong mga kababayan? Agriculture at saka fisheries ang ano natin dito. At ito ay napakaganda. Ang agrikultura na ma-develop natin, ganun din yung fisheries natin na dapat makinabang ang mga taga-Sulu sa fisheries. Tama po. Governor, ano yung pinakasekreto ng pamilitan dyan sa Sulu province na ngayon po talagang dinadagsa po ang Sulu province? Ano po ba yung mga nakatagong paraiso ng sektor ng turismo po dyan? Ano po yung mga nakatagong sektor po ng turismo? Kasi dun sa Facebook page po namin, talagang dinarayo ang Sulu province o ang Hulo. Ang ganda-ganda ng mga business namin, puting-puti ang buhangin, malinis ang dagat, very peaceful, at kahit ating gabi naglalakad ang tao, hindi lamang individual, kung hindi mga pamilya. So, madami. Kaya kami, gusto namin na i-maintain namin yung environment namin, kaya medyo hindi naman kami nangihingi ng mga like mga big investors apa? To come in. Kasi baka masira ang environment namin. Gab, meron na po bang direct flight mula dito sa Manila to Sulu o Sambuanga to Sulu? Wala pa po. Hanggang Sambuanga, hindi. Magbabarko tayo papuntang Sulu. But pretty soon, alam nyo naman yung mga investor at o kaya yung mga big business, mga airlines, hindi naman pupunta pag kita nila medyo wala pang pera. Pero mga pera na, yan naman ang trabaho ng mga negosyante. Kaya nga itong mga televiewer namin, pag nakikinig, tinatalaki ko ang Sulu province, sabi kaya ako interesado dito kasi iba ang sektor ng turismo, kumbaga kulang lang po sa promotion. Ay dapat makita ninyo. Kasi pag hindi nakikita, hindi kayo naniniwala. Apa? So, baka ibang imagination natin. Pero pag nakita ninyo, baka mga nagpupunta, ayaw na umuwi. Eh, kumbaga, Governor, kumbaga, ang laki na nung pagbabago talaga ngayon ng Sulu province. Siguro, pag may mga pagkakataon, bibigyan ko ng panahon at oras, bibisitahin ko ang Sulu province, Governor. Sana. Kita kayo. Okay, Gov, baka meron po kayong mensahe at nakikinig po ngayon ang Palasyo ng Malacanang. Mensahe po sa publiko, Governor. Maraming salamat. Correct.
Okay, salamat po. Ingat po, Governor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.